ang hangarin ng isang pastor, lalong-lalo na po, gusto talaga ng pastor na mag-grow ang isang mananampalataya, not only in sa edad, kundi spiritually talaga. Yun ang trabaho niya eh. Saan ba natin maikita, saan ba natin mababase ang paglago ng isang mananampalataya? Okay? I really believe na ang basis ng Diyos, ng growth, ay nasa puso, nakakita at nakikita. Amen? So, ngayong gabi, ang nais kong i-share sa inyo ay what kind of heart will you render unto the Lord this year? Anong klaseng puso? Ang nais mong ihandog sa Panginoon at anong klaseng puso ang nais mong ikabubuhay para sa Diyos? Amen? Amen? Bakit po? Kasi maraming mga mananampalataya, they really think na it's okay lang mamuhay on their own, na walang concern for the Lord. Hindi ka nagigilty pag hindi ka nakasimba ng linggo. Hindi ka nagigilty pag ikaw ay kulang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka nagigilty pag ikaw ay you fail your commitment to the Lord. At yun po yung mga bagay na palatandaan na ang puso mo yata parang iba. Amen? Now, nakasaad sa Proverbs, nais kong titingnan nyo ito, Proverbs chapter 4 and verse number 23, bago tayo papasok sa ating text ngayong gabi. Ang sabi sa verse number 23, keep thy heart with all diligence. Sino ang magmomonitor ng kanyang puso? Siya mismo. Amen? Keep thy heart with all diligence. Why? For out of it are the issues of life. Alam nyo, ang mga priorities ng tao, nandoon sa puso yan. Nakasalalay. Hindi aksidente anumang bagay. Amen? Ha? Kaya ka naglilingkod ng maayos sa Panginoon because it was the center, it was your heart that motivates you to do. Amen? Ngayon, kung ikay naglilingkod lang, napilitan ka, wala na naman ang puso mo dyan. Amen? At dahil dyan, nadidefine who are you as a believer. Tama, hindi? Because nasa puso yan eh. Doon niya nakaukit. Okay? Kaya, maybe sa umpisa, lagi kong sinasabi ito, pag ikay bago palang mananampalataya, kuminsan na-obligate ka eh. Kuminsan, kaya ka lang pumupunta sa simbahan pag bago kang mananampalataya kasi nahihiya ka. Tama, hindi? Nahihiya ka or dahil naimbitahan ka, ayaw mong mapahiya naman. Yung iba. Tama, hindi? Pag new believer ka, pero pag matanda ka ng mananampalataya at matagal ka na at marami ka ng mensaheng naririnig, ikaw dapat ang magdedesisyon na as you grow older, you made responsibilities at saka decision making na kailangan mong gawin. You should not go to church because ang barkada mo nasa simbahan. Hello? Amen? Kaya ka nasa simbahan because you made a decision to be there. Amen? Pwede nung una, kaming mga bata, pilit kami ng tatay pumunta sa church. Pilit kaming ganyan magtrabaho, pilit kaming ganyan na maglinis sa simbahan, pilit kaming ganyan magtrabaho dyan, pilit kaming ganyan mag-choir, pilit ng ganito, lahat. Bakit po? Bago ka pa lang eh. Pero sa katagalan mo nang ginagawa ito, dapat hindi ka na napilitan. Kung di ano na, ikaw ay nagkusa na and later nag-i-enjoy ka na sa pagkukusa mo. Bakit? Lumalago eh. At pag yun na ang puso mo, hindi mo na mamimiss. Pag yun na ang naging habit mo, hindi ka na kailangan paalalahanan.
Naalala nyo, ang mga simbahan, so many churches, na laging sinasabi, ang ating service ha, ganito oras, alas 6. Amen? Alas 6:30 paggabi, mga ganon. Tapos, ang tagal-tagal na. Ito ang ating mga schedule. Every Sunday, sasabihin yung schedule. Sabi ko, paano na kaya ito? 30 years na yung simbahan, sinasabi pa rin yung schedule niya. Ibig sabihin, hindi natututo yung mga membro. Tama, hindi? Anong ibig sabihin? Walang paglago. Kaya dumating tayo doon sa level na ano, hindi na sasabihin anong schedule ng services. Bakit? Kung ikay mananampala, sinasabi na lang natin doon sa mga bago. Amen? Pag nag-imbita tayo, sinasabi na lang natin doon. Pero sa ating mga nandito na, ay alam na natin kung ano oras yan. Amen ba? Why? You grow up eh. Amen? At tandaan nyo, tinitingnan lagi ang puso mo. Doon nakasalalay. In your heart. Okay? Now, what kind of heart will you render to now? Ang sabi dyan, ang magmumonitor sa ating puso ay tayo. Keep thy heart diligent. Ikaw ang magmumonitor niyan. Hindi kapwa mo, hindi nanay mo, hindi kapatid mo, hindi anak mo. Ikaw ang magmumonitor sa puso mo. Amen? Now, why the issues of life is in the heart? Yun ang pinakasentro, mga kapatid eh. Kaya kung minsan ang paglilingkod secondary lang kasi yun ang issues niya eh. Sa kanyang puso, nakapangalawa lang. Di naman talaga una. Naunawaan niyo ba ibig sabihin? Okay? Now, anong klase puso ang dinidescribe ng Bible, iba't ibang klase. Tingnan natin. Okay? Para madali. Una, buklatin natin. Nais kong buklatin yung mga Bibles ninyo. Matthew chapter, okay. Ang sabi sa 23 muna, Proverbs chapter 23 verse number 26. Ito sabi ng Panginoon, ha? Ha? Anong sabi? Okay. Proverbs 23. Verse number 26. Mahalaga to. Okay? My son. Okay? Diyan pa lang, kiniklaim na, sinasabi na ng Panginoon, anak ko, ibigay mo sa akin ang ano? Hindi pera una, puso. Pag nabigay mo na ang puso, sunod ang pera. Tama, hindi? Sabi ko eh, aba, maniwala ka. Nung nakamta ni misis ko yung akin, sabi nga, when the heart are taken, the wallet was also taken. Bakit po? Bahim nung ma-inlove ako, mga kapatid. Sabi nga eh, when the Christian are converted, the wallet will be inverted. Ganun yan eh. Bakit po? Kasama yun eh. Amen? Maniwala kayo mga kapatid, ang pag-ibig ay siyang pinakapunto at pinakaugat at yan po'y puso. Amen? Oho. Ngayon, pag ang isang tao ay nagiging sabi nga eh, napusuan niya. Pambihira. Kahit ano pang ipapagawa mo dyan, gagawin niya. Basta't nandoon ang puso niya. Amen? Pero pag wala ang puso niya doon, kahit ano pa kapilit mo niyan. Kaya ako, dumating na ako doon sa punto, na ano, ituturo ko yung tama, pero ayaw ko kayong pilitin. Gawin niyo yung pagkukusa. Bakit? Dahil doon natutuwa si God. Gawin ko rin yung party ko. Bakit? Doon ang hangad ko lahat ay matuwa lang ang Panginoon. Okay na ako. Ha? Na-please mo ang Panginoon ay pambihira. Yun ang fulfillment sa buhay. Pero kahit na ano pang saya mo dyan, pag hindi natutuwa ang Diyos sa'yo, hindi talaga maganda buhay. Amen? At tandaan niyo po,
Yung nagawa mo lang sa Diyos ang will count for eternity. Hindi yung nagawa mo dito sa lupa. Oh, popular na popular ngayon pagkamatay nino Kobe Bryant. Tama ba 'yon? Oh. Lahat, sige. Pero ang tanong, ano lahat na accomplish niya? Dito lang sa lupa. Will it count for eternity? No. Bakit ho? Hindi naman naglilingkod sa Diyos eh. Naglingkod sa sarili. Nagpagaling at nagpayaman sa sarili niya. Tama, hindi? Sana save siya. Yun lang wish ko. Sana save. Pero tandaan niyo po ito, kahit ano pa ang accomplishment mo dito sa lupa, ngayon ang yaman mo, pero iiwanan mo yan. At yung madadala mo lang sa langit, ay ang ginawa mo sa Panginoon. Pero kung hindi ka palangit, pa-impyerno ka, abay, ganun din. Wala kang madala. Amen? Kaya pasalamat tayo mga kapatid, naligtas tayo eh. We have given all the privileges and the opportunity to serve the Lord well. Pwede nga kung hindi maging tanyag dito sa lupa. Hindi ako maging mayaman. Sobrang yaman. Pero, kontento ako sa buhay eh. Bakit to? Because I'm serving the King of Kings and Lord of Lords and it counts for eternity, hindi lang pandito. At lagi kong ini-emphasize yan. Bakit ho? Yun dapat ang perspective natin. Yun dapat ang ating inuuna. Yun dapat ang ating tinitingnan. Yun dapat ang ating pinag-iigi. Dahil yun ay mas mahalaga kaysa temporaryong mga nagawa dito sa lupa. Amen? Now, where is your heart? And what kind of heart you will render to the Lord? Okay? Now, tingnan na nga natin. Inas ni God, ibigay mo sa akin puso mo. Bakit puso? Kasi yan ang pinakasentro ng lahat. Yan ang issues ng life eh. Yan ang pinakasentro. Pinakasentro ng pagkatao mo, puso mo. Amen? Oh. Now, the message, this message, sandaan nyo na, will define, reveal, at i-check mo lang ang puso mo. Alam mga kapatid, ito, katotoo eh, masama ho, physically, pagkay may sakit sa puso. Hello? Physically, masama pagkay may sakit sa puso. Amen? Pero hindi ba ninyo alam na spiritually speaking, lahat ng tao may sakit sa puso? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Amen? So lahat tayo mayroon. Salamat na lang si Jesus Christ pumasok pa. Amen? Tinanggap natin pa. At yun inayos. Amen? Ha? Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay may sakit sa puso, paki-check-check naman. Baka ang puso ay naiba na. Hello? Who will monitor? Ikaw. Now, tingnan natin. Tingnan natin. Anong klase ang iba't ibang puso ng isang mananampalataya na kinakailangan nating i-check at tingnan natin kung saan tayo banda. Saan dito? Amen? Una, Matthew chapter 13. Okay? Verse number 3 to 9. Ano sabi? Basahin natin. Okay, basa. Go! Next. Next. Sunod. Next. Eight. Okay, now. Dito sinabi sa verse 9, kung kayo may pandinig,
Makinig. Okay? Napakahalaga na mapakinggan ito at ma-evaluate natin ito. Now, I'm not talking of your heart. You should look individually. Titingnan nyo ang puso nyo. Hindi puso ng iba. Okay? Bakit po kinakailangan ating suriin? Because dito nakabase kung lumalago tayo, lalago tayo, hindi. Amen? Now, una, according to that verses, makikita natin ang apat na klaseng puso. Okay? Apat na klase yan. Okay? A hardened heart, a stony heart, a thorny heart, a tender heart. Okay? Apat. Okay? Ang sabi doon, doon sa matigas na puso, pambihira, the seed was sown. At sabi doon, fell by the wayside. Pambihira, no? Okay? Anong nangyari? Hindi na penetrate. Hardened heart cannot be penetrated by God's word. Now, of course, kung itas, atin itong ihalin tulad sa puso ng unbeliever, unsaved pa to. Pero I will not be using that, these verses, for the unbeliever. I will use these verses for the believers. Pag ang puso ng isang mananampalatay matigas, hindi kayang ipenetrate ng Word of God. Kaya kahit anong preaching ng preaching ng preaching ng preaching ni pastor, wala pa rin pagbabago. Bakit? Kasi hindi napipenetrate ng Word of God. Hello? Ito ba ang puso nyo? Amen? Ang iba nga, umiiwas sa preaching eh. Bakit po? Kasi medyo masakit pag may mali ka. Totoo nga naman talaga yun. Bakit? Hindi ko ba naranasan yun? Naranasan ko rin yan. Na pag may mali ka sa pamumuhay mo, pag nag-preach yung pastor, masakit talaga. Pakiramdam mo, ikaw ang tinitira. Na hindi ka naman. Pero magigilty ka talaga kasi yun eh. Okay? Isa lang yung Holy Spirit. Oh. Tapos mangungusap yan. Ako. Amen? Pero lang ba ninyo? Siguro, kaya sabi ko nga, kung napakatagal ng panahon ang mga simbahan at ang buhay ng isang mga mananampalataya ng, na ay hindi nagbabago, mga kapatid, palagay ko, ang puso ng mananampalataya niyan, kung napakatagal na siyang under the sound of the preaching of God's Word, ay ito matigas puso. Di mapipenetrate. Ang gaganda na ng preaching, lumalago na ang mga iba at ang mga iba ay milya-milya na ang pag-growth. Sa kanya, ganun pa rin. Hindi pa rin kinakaya. Bakit ganun? Kasi hindi lumalago. Amen? Bakit? Hardened kasi. Amen ba, mga kapatid? Kaya check nyo. Baka puso nyo ay kalyado na masyado. Para wag ang pagtinira mo ng kanganyan ay you know, hindi na. Nagbabounce na lang. A hardened heart cannot be penetrated. Yun ang sinasabi doon sa verse number, let me see, 19. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received the seed by the wayside. Makinig kayo maigi, ha? When the pastor is preaching and you are listening, okay? Preach ang messenger, ang preacher. Pagkatapos, ikaw ay hindi napipenetrate ng Word of God dahil matigas ang puso mo, tandaan mo ito. Yung na-preach sa'yo ay kukunin lang ng demonyo at hindi mo na magagamit. Yun ang sabi. Tama, hindi.
Kaya dapat yung Word of God na napipreach, yung mga puntos, yung mga points, yung mga teaching, ang mga principles na yan, kailangan tanggapin mo agad. Kinakailangan makapasok agad. Because pag hindi yan nakapasok, it will just as good as nothing. Come on. Amen? Paano ka lalago? Kaya many churches, kaya sabi ko nga sa inyo, kung ang tagal na ng isang mananampalataya, hindi napipenetrate siya ng salita ng Diyos, sayang yung preaching ng pastor. Pasok dito, labas dito, yun lang. Hindi napipenetrate yung heart, hardened kasi. Amen? O tandaan mo, ang basis ng paglago ay nasa puso mo. How receptive is your heart? Come on! Amen? So make sure, una yan, anong klaseng puso? Hardened heart. Diyan kung minsan, alam mo, makinig ko may reality dito. Diyan kung minsan na-discourage yung pastor eh. Aral ng aral yung pastor. Turo ng turo yung pastor. Pero pag nakita niya na ang mga tinuturuan niya ay hindi lumalago, nakakadismaya talaga. Tama hindi? Amen? Pero wala pa rin magawa ang pastor eh. Kung minsan nga feeling, ito ha, kung minsan ma-feel ko, parang unfair naman Lord. Hanggang kailan kayo ito lalago itong kuna ito? Pwede bang banatan mo na lang Lord? Yung mga ganon eh. Hindi naman pwede. Hello? Kaya doon pa rin papasok yung marami pa akong gagawin. Marami pa akong trabaho. At hindi pa nawawala ang pagtatrabaho ng isang pastor. Kaya ano, hindi lang enough na magpipreach yung pastor. Ano pa ang ginagawa niya? Kailangan niyang luluhudan pat, isusumbong kay Lord. Lord, kausapin niyo naman ito. Lord, Lord, penetrate naman ito. Naunawaan niyo? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang pastor, dakdak ng dakdak niyo. Mayroon nga isang baguhan sa niya. Ba, okay ah. Sigaw ng pastor, pinagalitan na yung mga membro, nag-offering pa, may offering pa siya. Yun ang mga hindi nakaintindi. Hello? Yung baguhan, ganun pala yun. Maganda pala magpastor, no? Pagalitan mo na yung mga membro, tapos mag-offering ganyan, oh, may offering ka pa. Yun sa mga, pero alam niyo mga kapatid, akala kasi ng karamihan, basta't magpipreach lang, okay na, ganun daw ang pastor. Hindi ho. Mas malalim dyan. Kung nais ng pastor na talagang ang mga membro ay titibay at lago sa pananampalataya, nandyan yung panahon na kanyang iyakan, nandyan yung panahon na ipapanalangin niya, nandyan yung panahon na talagang isa-isahin niya ang pangalan ng mga ito para sila baguhin ng Panginoon dahil hindi niya kayang baguhin sila. Amen? Ang magagawa namin is to study and study and study and feed. Pero ang nagpapalago talaga Panginoon at depende sa reception mo bilang nakikinig. Tama, hindi? Amen? So, una yan. Number two, bihira, a stony heart. Ano naman yung stony heart? Tingnan nyo sa verse number 20. And he that receiveth seed in a stony places, okay, the same is he that heareth the word and anon with joy receive it. Yet hath he hath not root in himself, but endureth for a while. For when tribulation, persecution ariseth, because of the word, by and by he is offended. Ano ito? A stony heart is a heart na napenetrate nga, pero hindi malalim. Shallow. Mababaw. May mga Kristiyano bang mababaw? Ano? Naka-encounter na ba kayo ng Kristiyanong mababaw? Kunting bagay, na-offend. Come on. Oo. Kunting pagkakamali, masyadong sensitibo. Hello?
ikaw ba yon? Lord, hindi ako yun ah. Pastor, hindi ako yun. You sure? Mahina. Emotion. Hindi po masamang may emotion, mga kapatid. Pero kung minsan, moody. Emotion. Pag feel, okay, go to church, samba. Pag hindi feel, wala na. At pag nakikita sa isang kapatid, hindi gusto. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, hindi tayo nakabase sa ating personal na view, kundi dayo tumitingin sa Panginoon. Bakit po? Dahil pag ikay masyadong mapamansin sa iyong kapatid sa pananampalataya, lagi ka na lang ma-open. Because hindi perfect yan. Amen? Bakit ko nisasabi sa inyo yan? Di alam nyo ba, kahit na-grown up na kayo na mananampalataya, pwede na magbalik kayo kaagad ulit sa pagiging karnal. Kung hindi ka mag-ingat sa puso mo, ba hindi mo babantayan yan? Amen? Stony. Hindi nakaugat ng malalim. Kaya lagi kong sinasabi na sa isang mga mananampalataya na matibay ang kanyang tindig, kinakailangan nakaugat ka lagi ng malalim sa salita ng Diyos. Dahil yun ang magpapatibay sa iyo. Amen? Amen? Okay? Ha? Huh? Very sensitive, that is easily offended. Madaling magtampo. At kumimkim ng sama ng loob sa matagal na panahon. Hindi ko alam, mayroon talagang mga tao na makimkim. Hindi pakimkim ha. Pag nakagawa ka ng mali sa kanya, hindi niya makalimutan panahon pa ni Magellan at Lapu-Lapu. Pag nagkamali ka uli, uungkatin kung saan yun. Makimkim eh. Yun yan oh. Di kasi nakaugat ng malalim. Pastor, ano yung mga bato-bato? Tandaan nyo ha. Stony heart. Heart na may stone. Stone in the heart. Tama? Ano yan? Hindi gallstone yan, ha? Stone in the heart yan. Ha? Ano yun? Tandaan nyo ito. Lagi binabasi natin saan? Sa attitude and character of the person. Baka may mga bad attitude pa dyan na kailangan alisin. Pero ayaw mong alisin. Kasi lagi nating sinasabi, talagang ganito na talaga ako, hindi na talaga magbabago. Ang hirap na itong baguhin. Sa'yo mahirap, sa akin mahirap, sa tao mahirap. Pero alam nyo, sa Diyos may mahirap ba? Wala. So, principle sa'yo, ano, pag nakita mong bad attitude, bad habit yan, idunog na sa Panginoon, yakan mo na yan. Bakit ho? Surrendering to the Lord is the only way for God to change that. Wala nang iba. Kahit gaano pa kagaling ang pagtuturo ng isang pastor, pag hindi mo yan isusurrender ang sarili na yan, katulad ng ginagawa ng marami, na laging nakasurrender sa altar, Panginoon, baguhin mo ako. Hindi ko kayang baguhin ang sarili. Ganun talaga mangyayari. Hindi talaga magbabago. Permanent change can only be done by the Lord. At wala ng iba. Hindi ikaw, hindi ako. Amen? So anong gagawin natin? Surrender. Yun lang key. Find yourself in the altar of God and let God change you. Yun lagi advice ko eh. Mula pa noon, I have seen lives that was changed by the Lord. Ang advice lang, ano, surrender mo yan kapatid kay God. Yun lang yan. Let God change you. Yun lang. You will see what God will do. At walang imposible sa Kanya. Tama, hindi? Amen? So,
stony heart. Dapat yung mga stone na yan, mga alis. Bad spirit, bad attitude yan. Pag naalis yan, hindi, masarap nang magtanim. Amen? Tandaan nyo, a stony heart can be penetrated, but it is just shallow. Ha? Hindi makapenetrate ng malalim. Kaya pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa mga pag-uusig, ala na. Amen? Next, a thorny heart. Saan yan matagpuan? Verse number 22. And he also that receives seed among thorns is he that heareth the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh what? Unfruitful. Now, makinig maigi, the spirit of the last days is worldliness. The love of many shall wax cold. At alam ba ninyo na isa sa characteristic ng tao na malamig sa Panginoon ay walang iba kung di siya ay nagiging materialistic. Hindi masama mag-accumulate ng materials. Pero siguraduhin mo na hindi priority ang material. Priority si God. Amen? Alam niyo po, proven and tested na ito eh. Na nang inuna si God, material things just come in. Andyan na. Dedicate ba natin mamaya sa sakyan? Ah pala, kalimutan ko ah. Dapat, ano ba akong oras? Dapat eh, sumubra na akong 10 minutes ah. Gusto ko 30 minutes lang preaching ko. Apat kasing puntos eh. Okay? Now, alam niyo mga kapatid, material things will just be there. Importante ito. Learn to be satisfied with what you have. Don't compare what you have sa iba. Bakit po? Dahil kung ano mayroon ka at satisfied ka dyan, you can always wait for God's timing for para sa'yo. In fact, ako nga, I do not desire kung ano man. Kung ano nandyan, salamat. Magdi-desire lang ako kung need. Pero kung hindi need, it's okay. Oo. Bakit ho? Kasi, alam nyo, yung thorny heart, yung materialistic na kwan, hangad ka ng hangad ganyan, naku, it will create. Yun ang sabi nga eh, you will fall into what? Lust. Craving for more. Tawag nun, ay ano, greediness. Oo. At alam niyo po, ang pinakamasarabling tao sa balat ng lupa ay taong hangad ng hangad, tapos hindi niya nakakamtan ang inaangad niya. Nabubuisit siya lagi. Tama, hindi. Pero pa ikay satisfied, okay lang. Di ko alam kung kailan, but God will just give that in the right time. You know? Di ba? Ganun kasarap eh. Now, pag ikaw ay selfish or greeding tao, tanong, mag-i-enjoy ka ba sa buhay Kristiyano? Sige. Hindi. Pero if you have that contentment in life, especially when you have that material things that you have, alam yung mga kapatid, ang sarap mag-enjoy eh. Ang sarap enjoyin ito. Makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Why? Because God is a God that can produce. Maybe not in your timing, but He make all things beautiful in His time. Amen? Ako natutuwa eh. Tutuwa ako, pambihira, mga kapatid natin yan. Bagong sasakyan, pambihira. Amen? Yan ang hangad ko eh. Bagong bahay, amen. Hangad ko yan eh. Pero siguraduhin mo, giver ka. Dahil nakakahiya naman. Amen? May bago kang sasakyan, di ka naman giver. Para kung napilitan mag-dedicate, i-dedicate ko pa rin. Pero mga kapatid, parang ako eh. Ano tawag to? Parang there is something
Nanaramdaman ka ba? Di bali na, Lord, sige na lang. Amen? Pero alam niyo, mga kapatid, ang contentment sa buhay will make you rich of everything. Maya, feeling kang mayaman pag kontento ka eh. Makinig kayo maigi. Pag hindi ka kontento, feeling mahirap ka lagi. Hello? Amen? Nakarinig na kayong tao pag kinausap mo ganyan, laging mahirap. Kisog makita ko, kisog ganyan, kisog ganyan. Laging mahirap lang lahat. Walang kakalagana. Pero kung iyong titingnan yung kanyang pamumuhay, kumpara sa'yo, di hamak na kalunos-lunos ka, pero hindi ka nagre-reklamo. Amen? Bakit po? Kasi kontento. Amen? So, tatandaan nyo ito. Thorny heart is a worldly and materialistic kind of heart filled with lust of the eyes, with a pride of life. Bakit po? Kaya ka naghangad ng maraming bagay para ano? Parang hisikaya. Tingnan mo ito, lahat mayroon ako! Yabang eh. Sabi ng Panginoon, lahat niyan mawawala sa iyo. Bakit po? Kuminsan gusto natin ng mga mararangyang bagay dahil gusto natin pagmayabang lang. Tapos na dapat tayo dyan. Alam niyo ba na masarap ipagmamalaki kung ano? Kung paano ka naglilingkod ng matapat sa Diyos, yan dapat ang ipagmamalaki mo. Pero pag ipamalaki mo, puro material na bagay na yan, hindi yan basihan. Walang nag-i-amen ha. Lagi kayong maging proud because you are serving the Lord faithfully. Yun po ang bukang bibig dapat natin kahit kanino man. Bakit po? Yun ang buhay, totoong Kristiyanong buhay at kontentong buhay. Wala na akong ibang satisfaction sa buhay, mga kapatid. Basta't magampanan ko yung tungkulin ko sa Panginoon, makapaglingkod ako ng mabuti. Pag nakapaglingkod ako ng mabuti, I don't care kung konti ang pagkain o ano dyan, okay lang yan. Kayang i-manage yan. Amen? Pero sa palagay mo, pag kayo matapat sa Panginoon, pinayayaman nga ng Panginoon yung mga hindi matatapat, ikaw pa? Amen? Pambihira. Pero kung hindi ka pa, katulad nila, abay mag-antay ka lang. Mamaya naman sabi, Lord, ang tapat-tapat ko naman sa'yo, inuuna naman kita, giving ako ng giving sa'yo. Bakit pang mas angat to sa akin ah? Quit comparing yourself. Ganun lang yun. Bakit po? Ang ating Diyos ay Diyos na hindi nakakalimot. At walang i-withheld ang Diyos na anumang mabubuting bagay sa mga namumuhay na matuwid sa kanyang harapan. Amen? So enjoy your Christian life. Serve the Lord well. Obey the principles of God's Word. Apply it in your life. Bakit po? Yun lamang ang kailangan natin eh. Amen ba? Last, a tender heart. Ayan. Ano yung tender heart? Nandun yan sa kwan eh. Nandun yan sa verse number 23. Okay? But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Okay? A good heart. A good heart, a tender heart, a soft heart that can be easily penetrated and persuaded by God's Word. How I wish, my prayer is this, that we could have the tender heart throughout this year. Amen? Madali kang makakausapin, madali kang mapenetrate ng salita ng Diyos. Ang sarap mong preachingan. Kasi effective agad, tanggap agad pagkatapos, nagagamit agad. Amen? At alam nyo ba, pag ang salita ng Diyos nakaka-penetrate sa'yo, ang tawag dyan ay ito. A tender heart is a heart that is receptive.
Amen? A tender heart is a heart, not only a receptive heart, but productive heart. Hindi po pwedeng hindi mag-produce, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi bubunga pag receptive ka, pag napipenetrate ka ng salita ng Diyos. Amen ba? And this is the kind of heart that we must live. We must exercise. We must practice. Gamitin natin ito, mga kapatid. Ang productive na puso ay puso na kung saan malambot. Hindi mo na kailangan dagukan pa ng matinding pagsubok bago sabihin, Lord, susuko na, Lord. Hindi. Pakinig na lang ng salita ng Diyos. Konting pakinig, pagbasa ng salita ng Diyos, madali kang matouch. Hello? Madali kang matouch. Hindi yung kandaiti na si Pastor, turo ng turo, nilalaliman na talagang pinaliwanag pa kung paano, ganyan. Pagkatapos, wala malang pakiramdam. Dead na. Hello? A tender heart. Sabi ni Ezekiel chapter 11, verse 19 and 20. Ang sabi niya, ano? 11, 19 to 20. Ano sabi niya? I will give them one heart. You give your heart to the Lord. I'll put a new spirit within you. Maalis yung stony. Ayos eh. Okay? Okay? I will take the stony heart. Pambihira naman. Pwedeng palitan eh. Nanawaan nyo? Okay? And I will take the stony heart out of their flesh. And I will give them the heart of flesh. Tender one. Verse number 20. That they may walk in my statutes and keep mine ordinances and do them. And they shall be my people and I will be their God. Ganda, no? Pag yan, no, ay gagawin natin lagi. Ang ganda, eh. Si God talaga mapiplease. Si God talaga matutuwa. Hindi lang si pastor. Si God talaga matutuwa. Chapter 36, verse number 26 and 27. Ano sabi? A new heart also will I give you. And a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you a heart of flesh. Dinulit siya, no? And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And ye shall keep my judgment and do them. Will we have that tender heart? A heart of flesh. Shall we make a promise to the Lord? Lord, kung mayroon mang mga nakikita kang anumang bagay na hindi maayos sa puso, kung gusto ko pong ganyan, yung tender ang puso ko, yung madali akong mapenetrate ka, makausap mo ka, Lord, gusto kong maging sensitive pag nangusap ka sa akin. Para kung anumang nais mo papagawa, Panginoon, gagawin ko po. Susundin ko. I-plus muli yung dalawang verses na yun. Then we will close. Dalawang verse. Hindi po yung dalawang verse. Mga kapatid, my heart's desire that CBBC will have a tender heart this year so that we can keep on growing. At anumang nais ng Diyos, magagawa po natin. A heart that will believe and obey God's word. A heart that will be sensitive to what God wants for this year. Ready na ba kayo? Tingnan niyo ang puso niyo. Kung mayroon pang mga bagay-bagay na kinakailangang ayusin natin. Ask natin kay Lord. Amen ba? Tumayo tayong lahat, please.
A tender heart should be your heart and should be my heart, should be the heart of this church for this year. Para madali tayong kausapin ni God, madali tayong i-lead ni Lord, madali tayong sumunod. Desire the tender heart and make sure that would be your heart tonight na bago ka umalis, sabi mo, Panginoon, I'm willing, I'm ready. If the Lord had spoken to your heart, come. My son, give me thine heart, sabi ng Panginoon. Will you make that decision tonight? What kind of heart will you give to the Lord? What kind of heart will you live this year? Come on. It's your decision. It's my decision. It's personal. Check nyo yung puso nyo. Want to be more dedicated? Want to be more effective? Nagsimula yan sa puso, mga kapatid. That is not only a practice. Should be a dedication that each and every one of us should do. Abang banal, dakilang Diyos, give us a big heart this year. Heart that will follow your word, being obedient and dedicated, submissive to your will. Pinakita po ninyo ng tender heart is a heart that is receptive, productive. Hangad ninyo, Panginoon, na ang mga anak ninyo ay mayroong ganyang puso. Parang paglilingkod namin sa taong ito ay lalo pang titindi at lalo pang sisidhi. Panginoon, continually dalangin namin ang paglago. Dahil alam namin, ang spiritual growth is non-stop. We need to keep on working. We need to keep on dedicating our life. We need to keep on surrendering our life, Lord. At kayo po ang siyang nakababatid nito. Tulungan nyo na i-monitor ng bawat isa ang kanilang paglilingkod at kanilang puso sa inyo. Para po, hindi ito maligaw. Because we have seen a lot recorded in your word. There were people like Solomon that in his young age, Lord, ay talagang ang puso niya sa inyo. Pero nang ito ay nawala na sa inyo, napapunta sa tao, ang kanyang buhay ay nagiging hindi nakatuwa-tuwa, Panginoon. Sa unawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin will continually recognize na ang puso namin ay sa inyo lamang. Hindi dapat ito maging salawahan. Kaya, Panginoon, hinihiling namin that the message tonight will serve us as our guidelines and warning. Pagpalain nyo kami at i-bless nyo ang bawat isang nandito. We miss those who are not here, but we praise you, Lord, for the message, and Lord, it would be treasured and applied in our lives. Bless all of us. We give you back all the glory and the honor. For this all I pray in Jesus' name. Amen. Amen.